Nag babalik ang face it, face off. Ang ating whole issue na pag-uusapan ngayon ay, nako, ang issue natin naman ngayon ay lagi atak ka. Dahil lagi anto ha, ito naman ang issue natin ngayon. Menor de edad na binibully, takot na pumasok sa eskwelahan. Nako, yan ang ating face it, face off issue of the day. Ikaw, Gerald, din yung anak mo, tinatakot yung anak ko. Tinatakot yung anak ko. Nakabully niya sa anak ko, hindi na papasok. Kung hindi pa sinabi ng kaklase niya, hindi ko pa malalaman. Naku, ito. Kausapin natin ngayon ang nanay ng binuli. Ito, nanay ng binuli. Hindi niya daw alam ang nangyari, bakit hindi na daw pumapasok ang anak niya sa eskwelahan. Nang dahil lang daw sa bully. Tawagin na natin ang nanay na ng bully. Si Nanay Corazon. Nanay Corazon. Bautista, pasok! Face it! Nanay Corazon, iloko. Eh, kwento niyo naman po yung nangyari sa anak niyo. Okay po. Ako po kasi nagtatrabaho po ko bilang kasambahay. Sa kabilang subdivision. Malayo po sa amin po. Malayo po yan sa amin. At yung anak ko po ay iniiwan ko sa asawa ko habang po ako po yung nagtatrabaho. Pagkatapos po noon, uwi ko naman po ng bahay kasi po lagi na lang po gabi. Uuwi pa ako laging gabi. May time po kasi na maaga po ko umuwi. Time na po yun, nakita ko po yung anak ko. Nakita ko po yung anak ko na umiiyak. Sabi ko po sa anak, bakit umiiyak? Sabi ko niya, well, hindi niya po sinasabi sa akin bakit siya umiiyak. Nung tinanong ko po yung asawa ko, sabi ko po yung maaga yung maaga daw sila pa inuwi ng teacher nila. Eh di, pinapaliban ko po yun. Pagkalipas ng isang araw, sinabi po ng asawa ko na hindi na daw po pumapasok yung anak ko. Sabi ko po sa asawa ko, bakit hindi na pumapasok yung anak mo? Hindi siya pumapasok. Yung anak niya po ba, at nanay ko rasang babae, lalaki? Lalaki po. Kinausap ko po yung anak ko at sabi ko sa kanya, anak, bakit hindi ka pumapasok sa eskwela? Ayoko lang na siya yung bumasok na, anak, paano ka matututo niya hindi ka pumapasok? At sabi ko sa kanya, anak, bakit hindi ka na pumapasok? Kinabukasan po nung pumunta po ka sa school nila, kinausap ko po yung teacher nila. Sabi ko po, Ma'am, hindi na po, bakit hindi na po pumapasok yung anak? Bakit po hindi na po pumapasok? Natakot mo po ba? Kasi po hindi na po pumapasok yung anak ko. Parang takot po siya. Kinausap po ako ng isa niya pong kaklase. Sinabi niya po sa akin na may nabully po. Binabully daw po yung anak ko. Mismo ako po yung kumompro
from ha, dun sa bata. Ang sabi ko sa bata, kaya naman pala hindi na pumapasok yung anak ko nang dahil sa'yo. Galit ang galit mo ko dun sa bata. Kasi po, yung anak ko po takot na takot. Kasi po siya, takot na takot po yung anak ko. Namumunta ko siya, takot na takot. Parang ayaw na po. Parang ayaw na po niya mabas ang bahay. Kinumpunta ko po yung ano yung taon yung bata na yun. Hindi ko po siya tinaktan. Bakit mo ginawa niya sa anak ko? Ba't mo may impuli? Kaya naman pala, hindi na po mapasok yung anak ko. Dahil dinubulit dito sa classroom. Kinumpunta ko po yung nanay niya. Hindi ko naman po kasi alam. Hindi daw niya po alam na ganun yung ginagawa ng anak niya. Wala daw siyang pakailan sa ginagawa yung anak niya. Naku. Ano naman kaya ang papel sa buhay ng ating susunod na panauhin? Eto, tawagin natin naman natin ng guro. Guro ng mga bata. Nakikita daw niya na parang namumutla din habang nagtuturo siya. Ang anak ni Nanay Corazon. Tawagin na natin si Teacher Claudine Evangelista. Pasok! Face it! Hello? Hello po? Hello, Teacher Claudine. Ano po yung naging, ano po yung nakikita inyo sa ano pangalan po muna Nanay Corazon ng anak ninyo? Si Lawrence po. Ni Lawrence, naging progress, ng progress ni Lawrence doon sa eskwelahan. Okay naman po si Lawrence sa eskwelahan. Mabait naman po si Lawrence sa eskwelahan. May mga time, meron po time ako nakita sa kanya na namumutla siya. Sabi ko, Lawrence, bakit ka namumutla? Hindi, wala po sinabi sa akin. Pero ang sabi po ng kaklase niya, na binubuli daw po siya. Tinanong ko po sa kanya, sino bumuli po sa kanya? Tinanong ko makaklase niya, tinuro nila si Lord. Tinuro po nila si Mark, yung kaklase po nila na tigasin doon po sa eskwela. Nasigat, tigasin doon po sa eskwelahan. Naku, eto na. Papakilala na natin. Ang nanay ni Mark. Tawagin na natin si Faith Dasilio. Pasok! Face it! Nanay Faith, ano po yung masasabi niyo dito sa buwelta ni Nanay Corazon na binubuli, sinasaktan at binubuli daw ng anak mo? Hindi ko po kasi alam yung buong katotohanan. Pero po, mas maniniwala po kung hindi po kayo manakit ng anak ko. Mabait po yung anak at meron po siyang makatotohanan sinasabi. Na totoo po yung sinasabi niya. Kasi po, kasi nakikita ng kaklase may problema naman daw, Nanay Corazon. Meron po. Okay, papakilala na natin. Ang pasakay nito ang problema na napapapunay na sinasaktan ng anak ni Nanay Faye na si Mark. Ang anak ni Nanay Corazon. Tawagin na natin. Ito ha, ang anak ng kaklase ni Mark. Tawagin na natin. Ay, ang nanay ng anak ni... Ang nanay ng kaklase ni Mark. Tawagin na natin si Nanay Nita Natividad. Pasok! Face it! Nanay
Nanay Nita, nasa inyo daw po yung ebidensya na nagsasabing totoong sinasaktan ni Mark si Lawrence. Opo. Ito po yung ebidensya. Okay. Pwede natin ipanood sa television. Ano yung baon mo? Akin na yung baon mo. Ilapas pa na yung baon mo. Itong video na ito, nanay, nanay-nita, as binidyohan po na anak kong si Pauline na kaklase po ni Mark. At ni Lawrence. Nakita na natin yung buong video dito. Nanay Pete, totoo na sinasaktan ng anak mo, ang anak ni Lawrence. Dapat Nanay Faith, meron po kayo dito pagdidisiplina sa anak ninyo na dapat hindi niya po ito ginagawa sa anak, sa anak ni Nanay Corazon. Okay, bago natin ipagpatuloy ang issue natin, ang ating issue ngayong araw, so kausapin muna natin ang ating mga sangsawera, kung ano ang boto nila. Okay, boto buboy muna tayo. Go, bubay! Ikaw na! Okay. Nako, mainit-init ang ating issue ngayon. Okay, mainit ang ating issue ngayong araw. Ngayon, mga sawsawera, na kanino ang inyong mga boto? Ang boto nyo ba ay nasa pula? Ang nanay na nambubuli? O ang nasa puti ang nanay? Ang nanay ng binubuli. Sa kanino ang iyong simpatsya? Itaas niyo lang yung placard. Boto buhay na. Go! Puti. Nakikita naman natin siyang Mario na mas kumakampi sila kay Nanay Corazon. Na mas may karapatan si Nanay Corazon dito sa issue natin ngayon. Na meron mang ipinakita ang ebidensya ng nagpapatunay na si Mark ay sinasaktan talaga si Lore. Yan ang ating bottle goodbye. Okay, kausapin muna natin si Dr. Hazel Santo kung ano ang naging epekto sa mga bata ng pambubuli. Kasi ang mga epekto ng sa bata ng pambubuli is pwede silang ma-depress o pwede silang matuliro sa isip. Dapat ang ginagawa sa kanila is kausapin natin mga magulang, hikayatin natin sila na ilayon na sa kanila yung taong gulong ng bubuli sa kanila. I-guide natin sila na yung tamang love para sa kanila. Ibuwas natin yung pagmamahal sa kanila dahil pag hindi natin sila naagapan ng gusto, is may lalong madidepress sa ating mga anak. Yun lang. Okay, ngayon, Ate Nita, Nanay Nita, ano po yung naging reaction nyo sa inyo po yung mangyari na binuli po yung anak nyo? Magagalit rin po ako kasi yung anak ko po, pinalaki po yan ng ayos na hindi barumbado. Pinalaki po namin siya ng tatay niya ng maayos at pinalaki po siya ng marangal. Sa pagtitinda ko lang po siya ng turon, pinalaki ko po yung mga anak ko na maayos. Nanay Faith, ano naman po ang pakiramdam ng inyong narinig sa ebidensya ipinakita ni Nanay Nita? Masakit po kasi
Kasi hindi ko po mismo nakikita sa anak ko na kaya po niyong gawin to sa kaklase niya. Kasi po, lagi po akong busy sa trabaho ko. Hindi ko po siya masyadong laki. Hindi ko po lagi masyado siya nasusubaybayan. Hindi ko po siya lagi nasusubaybayan. Kaya po, kawali ko po siyang, ngayon po, kakausapin ko po siya at lagi ko ipapakita ko po sa kanya na may pagmamahal ko po sa kanya. Okay, Nanay Corazon. Kasi masakit kasi bilang isang ina yung anak mo nahihirapan. Kasi po yung anak ko, hindi mo ba alam pa, yung anak ko, simula nung hindi na siya pumasok, hindi na siya lumalabas ng bahay. Parang takot na siyang makasalubuyan ng ibang tao, makasalubuhan ng ibang tao sa after nung mangyari ng pambubuli sa anak ko, sa kanya. Kasi mabigat sa feeling na binubuli yung anak mo. Oo, binubuli yung anak mo. Kasi ang sakit-sakit sa feeling na mismo ang mga magulang na babayain na natin yung mga anak natin sa ating sobrang kabisihan. Dapat isipin din natin, isipin din natin, pakiramdam nila na nahihirapan din sila at hindi natin alam kung ano yung kaya nilang gawin at yung gagawin pa. Okay, maraming salamat, Nanay Corazon. Teacher Heidi. Ano naman po yung saluin nyo dito? Sa akin naman, sa mga estudyante ko, ipinapakita ko sa kanila na hindi ko sila pinapabayaan. O, tuwing nagkaklase ako, lagi ko sila kita, kamusta ko, okay na sila, kung ano yung pakiramdam nila, kung ano yung nagiging ang plano nila sa ngayong araw na ito. Lagi ko lang silang sinasabihin na lagi silang mag-pray sa Panginoon. Okay, sa puntong ito, kakausapin na sila ng ating trio, tagapayo. Okay, unahin na natin si Atty. Leonardo Acosta. Okay. Sa batas kasi, ang mapapayo ko lang dito kay Nanay T, dapat kausapin niya yung anak niya na magbago. Lahat naman ng tao kayo magbago. At kailangan natin sabihin sa anak natin na dapat mali yung ginagawa nila. Ang dapat nilang igawa, gawin ay magkaibigan. Kasi pag marami kang kaibigan, marami kang dadamayan sa mga problema mo kapag meron kang problema sa kanila ka balate. Dapat isipin din natin mga magulang na lagi natin subaybayan yung mga anak natin sa lahat ng kanila mga ginagawa. Oo. Yun lamang. Okay, maraming salamat Dok. Pad Attorney Leonardo Acosta, kayo naman po, Dr. Hazel Santo. Okay, sa akin naman, pwede nating sabihin ang pagkakamali lang dito ay si Nanay Pink. Hindi niya mas mabigay agapay yung pag-aalaga at pagtutuwa sa anak niya. Dapat Nanay Pink, ibigay mo yung attention mo mismo sa anak mo para hindi na siya mawalan ng lumayo yung loob niya sa'yo. Kasi pag hindi kanya laging nakikita, lagi kong busy sa ginagawa, laging malayo yung loob sa iyo ng mga bata. Dapat pag may anak tayo, hindi dapat mawala ng quality time sa isa't isa. Oo. Anong dapat yung komunikasyon na hindi mawawala sa pagmamahal ng bilang isang ina? Oo. Yun kasi yung isang susi magbibigay tunog na kahit anong mangyari, ang anak natin kayo magbago sa tulong ng natin. Tayo mismo ang gagawa niyo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Hazel Santos. Kayo naman po, Father Larry Perez. Sa akin naman dito, pwedeng yung pag-usapan. Oo, pag-usapan ninyo yung mga pagtutulungan ninyo na ayusin yung problema ng isa't isa.
Oo. Pwede yung pag-usapan. Kasi lahat naman ng mga problema kayong pag-usapan eh. Dito sa face-to-face, lahat ng mga kaso namin na susolusyonan, kayong solusyonan, susolusyon namin hanggang sa aming makahal. Maraming salamat. Yun lamang po. Maraming salamat, Father Larry Perez. Ngayon, ano po ang mga desisyon ng ating mga bisita ngayon? Nanay Corazon, papatawarin ko po yung anak ni Kay. Ang isa ko na lang po ng feeling na mismong personal, yung anak niya mismo mag-personal na mag-sorry sa anak ko. Nanay Kay, kakausapin ko yung anak ko, Corazon, na maghihingi ng tawad sa anak ko. At pasensya na din sa nagawang kasalanan ng anak ko. Maraming salamat sa inyo. Pagpatiwala. Ang ating face-to-face of lesson of the day, ang pangbubuli is isang kasalanan na hindi natin dapat gawin sa ating mga kakaklase. Ang dapat natin gawin is maging pala kaibigan, maging friendly. Dahil pag marami tayong kaibigan, mas masaya natin. Maraming salamat sa ating mga bisita, sa ating mga sawsawera, at kinabubay! At sa ating mahal na trio, tagapayo, kay na G1 at G2. At maraming salamat sa inyo, mga madlang queens, sa pagtutok sa amin sa tatlong episode ngayong araw. Hanggang bukas, sa harapan, hanggang sa huling pagkikita natin. Hanggang bukas po uli. Ako po ang inyong Chang Maria na nagsasabi, ang mga problema hindi na kailangan itukon sa demandahan. Pag-usapan natin yan, face to face!